ginagawa, oy, ginagawa ni Madlalo. Parang nag-explore siya sa breeding infusing ng mga off-color. So, dahan na kanina. Ayun na, nagtatangka na siyang pumitik. Ayun na nga, sinasabi ko. Day mga ka-EA, support to this video. So ito na yung White Vandenbroek Louis Chew na regalo sa atin ni Madlalok TV, kasabay nung Speedbird na half sibling ni Kobe. Ayan, nung nag-lock busy tayo nung nakaraan. So bahagya, eh, napakakinis na ng balahibo nung White Vandenbroek na to. Ayan, oh. So ngayon, isusubukan na natin siyang pawalan. At apakaganda ng kinalabasan ng mata niya. Kalimitan kasi pagka puti, bull eye. Ito sa siste niya, parang pearl eye yung kinalabasan. Pero hindi pa ganun ka tingkad yung kulay ng pagpapalit ng mata niya. Kaya bahagya naglulugo na rin siya. Pero ito yung unang beses na attempt natin na possible pagpapakawala nga dito sa White Vandenbroek Louis Chew line ni Madlalok TV. So ito yung condition ng pliers lop natin. Ayun yung mga droppings nila. So kahapon ng umaga, nagbigay tayo ng All Herbs Probiotic. Kasabay niyan is nagbigay na rin tayo ng ganyan, nagkakalat-kalat yung redstone nila dyan. At maganda naman yung kinalabasan ng mga poops nila. Ayan, oh. Buong-buo, dry na dry. Wala kayong makikita ng wet droppings. Maliban na lang doon sa mga pipit na natapak-tapakan nila. Ayan. So ito na lang yung maiiwan na hindi pa natin papawalan. Extend pa tayo dito siguro mga 1 week to 2 weeks kasi ito yung medyo mabigat yung linyada na hindi pa pwedeng mag-overfly, no? Ayan. So, ito kasi is yung bloodline Tacloban lap champion ni Sir Ben Season. Ayan, subscribe nyo na Long Hair TV. Ayan. So, dito naman, mukhang nagbalik yung parisan nila dalawa. Itong dalawa na to, yung Imbrek tsaka yung Japan. Pero natanggalin ko na si Imbrek dyan. Kasi nga, eh, kinukondisyon ko nga itong si Japan dagit. Dahil sa padating na North Race. Ayan, ano naman yung droppings niya. Tapos nasira na yung pinaka trapdoor natin dito ng baklas. So gagawin ko ng paraan mamaya. Ayan. So ito yung dalawa natin na nag-iisa na warrior. Na dalawa nag-iisa. Dalawa na lang na warrior na pang summer race. Ayan, oh. Kinis na ni Venom, oh. Ganda ng balahibo. Grabe. Konting tease na lang. Magde-derby na. Nasa higit 100 kilometro na tayo. Ganon din dito kay Natalia. Ayan. Pagandang hin. Ganda na ng katawan. Putok na. Ayan, oh. Mga droppings nila. Droppings check tayo dito. Ayun. Dapat gagawa pa talaga ako ng gandong style. Kaya lang, kinapos na tayo sa materials pambili. Kasi meron nga tayong pinapriority ngayong mga week na to. Ayan. So, hihingi ko sana yung support ninyo mga kalapatids. Dahil meron nga tayong bagong Facebook page. At bagong sisimulan na maliit na small business. Ayan. So, meron tayong tinatawag dyan na Legend Daddy Japanese Cake. Ayan, flash ko na lang dyan sa screen. So, ito yung Facebook page ko. Actually, matagal na yung Facebook page na yan. Nas nauna pa nga yan kumpara dito sa EA Love TV page. Kaya lang, hindi ko lang siya masyado na priority. Tsaka, hininto ko rin yung paggawa niyan pag sa sideline kasi hindi na kaya ng oras ko. Ayan. So, hinihingi ko sana ng support na i-follow and i-share nyo yung ating Facebook page na Legend Daddy Japanese Cake. Tapos shoutout din sa gumawa ng business logo natin. Sis logo ko tsaka yung Pigeon ID. Si Reginel pa rin yan. So kung magpapagawa kayo ng mga ganyan, PM nyo lang yan. Napakahusay. Tapos madaling kausap, PM nyo lang. Ayan. So nasa na nga ba si White Vandenbroek? Pumunta na naman pala dun sa may viewing section. Siguro is tutulak ko na lang siya mamaya. Papawalan na natin dito yung mga pwede pakawalan. A few moments later. Time check. 7:14. So, yung ibang ibon, pinawalan ko na. So, meron pa doon dalawa na naiwan. Mamaya, papababain natin si White Vandenbroek Louis Chew. Ayan, para pawalan niya dito. So, unang pakawala niya. So, after lang ng ilang minuto. So, ito na yung kinalabasan ng ating flyers loop. Ayan, ang pakalinis na. So, itong pinapakita ko sa inyo, daily routine ko to. Every morning, once a day, is nililinis talaga natin totally yung buong kabuuan ng flyers loop. Ayan, oh, malinis na malinis na. Kaya doon sa mga nagtatanong kung anong dahilan kung bakit wala nagre-reklamo sa atin, dahil ito ang ating ginagawa na maintenance, no? So walang amoy dito, malinis, walang alikabok, so walang talagang
totally na masisilip sa atin para sa dahilan para mareklamo tayo sa pag-aalaga ng ibon. Sa pag meron ka kasing alaga, dapat be responsible sa mga kailangan gawin. Bibigyan mo ng sapat na oras. At the same time, yung paglilinis is malaking tulong rin talaga sa mga ibon natin para malayo sila sa mga sakit. Ayan. So, kunin ko na to. Pababain na natin. Masyado tayong madaldal. So, ito na mga ka-EA, yung Louis Chu Vandenbroek. Ayan, ang ganda ng kulay ng mata niya. Pearl eye ang kinalabasan, hindi bull eye. So, yung magulang nito is grizzle. Kaya lang sa system naman dito, pure white naman yung nilabas, yung binigay sa atin ni Madla. So, ang hiling ko dito, isa na mag-hen. Ayan, may konting-konting kuto lang. Tapos, nung nakuha natin to, medyo umiyak pa. Sinuportahan pa natin ng isang linggo para ma-maintain natin yung ganda ng hubog. So, sa ngayon, sakto lang yung katawan niya. Ayan, hindi naman payat, di rin naman bulky. So, ang hiling ko dito, sana mag-hen. Kasi may plano ko dito na ibangga sa kanya yung African Black Eagle. Kasi nga, ayan o, hen ba to? O, kak. Mahina kasi ako sa gender checking eh. Is na nga rin yung balahibo niya. Nung YB siya, madungis ang balahibo nito. Tapos, maitim. Gawa na nakailang beses na rin ng self-bath. So, kuminis na. Tsaka gumanda na yung balahibo. So, sa pagkakataon na to, papawalan na natin siya. Ang problema dito, walang kain. Pero bahala na si Batman. So, awa naman ng Diyos. Zero fly away pa naman tayo. Pero meron na tayong dalawang nag-overfly. Pero nakabalik yun. Kaya zero fly away. You know? Dalawang beses na tayo na-overflyan. Awa ng Diyos, bumabalik. Pero sa pagkakataon na to, ano kaya ang magiging mangyayari sa pagpapawala natin sa kanya? Ayan, no? Sana hindi pumitik. Sana mag-viewing-viewing lang. Ayan. Bahala ka na dyan, ha? So, si Japan na lang ang... Ayan na siya. Kalmado lang, ha? Kalmahan mo lang, ha? Madla, boy. Ito na yung Louis Chuline. Nakapersoban mo pa to. Magka mawawala, ha? Kalmahan mo lang. Ito na mga ka-EA, grabe, buti na lang hindi pumitik agad etong si Louis Chulay natin, White Vandenbroek. Ayan, so kahit paano maganda yung pinapakita niya na performance sa pag-viewing, hindi siya ganun ka ano, ka-agresibo. Pero ito talaga is future breeder natin, wala naman talaga ang plano dito na ilipad. So, kasi pang-infuse ko nga siya. So, kagaya ng ginagawa, uy, ginagawa ni Madlalo, parang nag-explore siya sa breeding, infusing ng mga off-color. So, ako parang gusto ko rin makapagpalabas ng grizzle o tiger grizzle, no? So, ito nga is grizzle yung base ng magulang. So, sana mag-hen para pwede natin siya ibangga dun sa African Black Eagle. Tapos, maging majority yung black, no? Para makuha natin yung tamang kulay na gusto natin. So, sana magkatotoo. Ayan, so yung marangating mga ibon na unang pinawalan is nagrondahan na kanina. Ayan na, nagtatangka na siyang pumitik. Ayun na nga, sinasabi ko. Ayan, kalmahan mo lang ha. Ayan. Ayan na. May mga guide naman siyang kasama dyan. So sana hindi siya madigaw o mamali ng landas. Ayan na boy. Mas gusto ko kasi talaga yung ano, butcher na stock bird kaysa sa hindi ano. Total, galing naman sa pagkayang bird yung ibon. So, pabadgerin na lang natin. Ayun o. Yeah. Paano masabi? 75 years later. Okay, time mga ka-EA. Time check, 8:02 a.m. So, nakapasok na lahat ng pinalipad natin. Nakakain na sila at nakainom. So, ang siste, nalulipad yung White Vandenbroek. Anak ng pating. Oh. Mga malinang desisyon na naman na nagawa natin. Sabi ko, meron silang guide. Ang problema, iniwan siya ng guide. Nagpasok ka naman after nung ilang minutes. Uy! Ayun. Ayun. Mga kalapatid, sandito pala siya. Buti, nandito lang oh. Ayan oh. So, tamang viewing ka lang dyan ha. Pagka nandyan lang siya sa poste maghapon o hanggang mamaya, okay lang yan. Kahit pa paano, nandito lang siya sa vicinity ng area natin. Ayan, kita naman naman niya yung loop. So, mamaya, yung iba natin mga veterano siguro na ibon, papakawalan ko na lang ulit. So, dito ko natatapusin yung video na to. Ayan, shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimutan na mag-like, comment, share. Hala, naging dalawa yung puti. Kanina yung isa. Ayun o, naging dalawa na. Anak ng pating. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Isa lang yung sa akin dyan na puti. Ba't naging dalawa yan? Ano ba, kuya?